Hello, good afternoon, and this is Miriam, and my topic for today is all about meron bang pampaswerte sa tindahan. Yan ho yung topic natin. Naniniwala ba ho kayo na may pampaswerte sa tindahan? Based sa experience ko, way back August 2018, yan siya yung first ko na opening ko yan dito sa tindahan. Ito hong tindahan ko is rent ho ito siya for 2 years yung aming contract. Ayan ha. Bago niyan, August 19, 2018 ng hapon, nagpunta kami ng sister ko dito sa tindahan para mag-arrange ng mga item kasi nga mag-open na sa August 20. May nagbili ng hapon na yan, isang lalaki ng mga folder. And then, ilagay ko sana sa lagayan. And then, ang sabi kaagad ng sister ko, i-separate mo yung buena mano mo. Yung first mo na sales, i-separate mo, itago mo. Kay swerte daw yun siya. So, tinago ko yung buena mano ko sa isang lugar lang din dito sa tindahan. And until now, is andito pa rin yun yung aking buena mano na sales. Kasi ang sabi daw noon is, swerte daw yun siya. Na itago natin yung first na buena mano. And then yun yung unang sabi na pampaswerte. Yung pangalawang pampaswerte daw is yung, hindi ko pa ito alam noon ha, kasi first ko na nagnegosyo. Ito yung first ko na negosyo na akin talaga na tindahan. Sabi niya, siya is may tindahan na. Ang sabi niya is, Miriam, magbili ka doon ng lagayan mo ng coins or ng benta mo. And then, nagtanong ako, anong lagayan ko ng pera? Kasi kahit pwede man din karton. Yan siya. Sabi niya, bili ka doon ng arinola. So, hindi ko alam na may swerte balas. May swerte, mga pamahiin pala sa arinola. And then, nagpunta ako doon sa palengke sa native products, sa mga area ng native product. May dalawang klase ng arinola doon, yung maliit tsaka malaki. Ang sabi ko, kung maliit, parang kunti lang man malagay nito. O so, feeling madami talaga malagay, no? Gusto ko yung malaki, and then yung dalawa lang na color ang andoon. Yung blue tsaka yung parang red na maroon. And then kinuha ko yung red kasi parang mas maganda yung color. Hindi ko din alam na yun pala yung ang swerte daw na arinola is color na red. Yan siya ho. Yun siya hanggang ngayon. 2 years, more than 2 years na ako sa pwesto is gamit ko pa rin yung arinola. Ipakita ko sa inyo. Ito ho. Puntahan na natin. Ayan. Ito ho. Ayan ang arinola ko na walang laman. Ayan, parang ito lang laman. Itong coins is may nagpunta dito na sister kasi nagbabisita si sister niya sa tindahan, sa bahay nila, may tindahan sila. Is madaming coins. So, sinabihan niya ako, Ate Miriam, may coins ako. Magkuhan tayo sukli. Ayan, kaya meron akong coins. Ayan lang yan siya. Yung aking mahiwagang arinola. Ayan siya, pero po may sira na siya oh. Ayan, nasira niya o. Oh. Ayan lang ha. Nabalik tayo doon. Pero hindi ko pa din alam kung maswerte ba talaga ang arinola. Yun ho. Until ngayon. Basta sabi lang nila is maswerte. So, i-accept na lang natin na maswerte para wala na problema. Pinapaniwalaan ko talaga na swerte is yun ho. Yung pinakapaniwalaan ko talaga na swerte is yung prayer. Yun siya ho, yung first ko na, first mga ilang months ko dito is mga first ko na prayer everyday ho, yun siya, morning. Yun ho, yung sa YouTube din, gina-open ko lang yung Divine Mercy Chaplet, yung In A Song, yung ngayon para ang dami ng views noon. Yun lang yun siya, always ko pinapanood. Tapos na makisabay ako, yun lang siya, always yun siya, every morning kasi ilang, parang 30 minutes lang man ata, yun siya. And then yun siya mag-pray lang talaga. Yun yung alam ko na swerte kasi prayer is the best na tawag nila is maswerte. And then isa pa pala na maswerte na alam kong maswerte
ito siya yung binili ko, ito siya noong araw ng Cebu, yung Pitsenior. Nagmas kami noon January 2012 man ata yun siya, or 2014, ilagay ko lang din. Pitsenior yun din siya, Pitsenior sa Cebu, kasi doon ako nag-work dati. And hanggang ngayon is dala-dala ko siya, at idala ko kayo doon ha. Ito ang feeling ko na isa din sa mga swerte. Ito ho, puntahan ho natin yung aking isa din sa mga feeling ko na swerte. Kasama ko nagbili nito is yung friend ko doon sa Cebu, na si Michelle, or si Mikay Puentes, or si Michelle Lipasana Puentes. Michelle Puentes Lipasana. Hi, Mikay! Hi, Shell! Dali, puntahan natin yun. Sabay kami nito eh. Ayan yung si Santo Niño ko. Yan, sa bit-bit ko yan siya noon. Nag-pit-senior kami sa Cebu. Hanggang ngayon, is dala-dala ko siya. Gusto ko sana mabili ng malaki nito, and then sana wala ng COVID, dahil magbalik ako ng Cebu. Palaging pending yung aking punta ng Cebu. Ayan siya. Ayan, di ba? Ang ganda ni Santo Niño. And then yung aking isang lagayan ng pera. Ito ha. Huwag na natin buksan. Ayusin pala natin si Tabernacles ha. Itong aking Tabernacles. Ito siya. Is binigay din ng aking sister. Yan. Ito siya. Way back 2008. Yung papunta pa lang ako ng Cebu. Or di ko lang ma-remember. Basta mga ganyan. Basta dati pa is andito na ito siya. And until now, andyan pa rin siya. And until now, makita ng iba kong customers gustong bilhin, and then hindi ko ibigay, no? Kasi the only lang ito. Hindi ko alam kung saan magkuha niyan. Madumi na gani. Yan lang ho, yung ating pan. Tsaka si Santo Niño na maliit. Gusto ko magbili talaga ng malaki na Santo Niño. Balik tayo, ha? And then, yung last na pampaswerte is ito. Yung mag-pray ka everyday. Pag open mo ng tindahan mo, prayer, mag-pray ho tayo na sana is madaming swerte na darating. And then yung sipag at yaga, yun siya ho, yung patience, kasi hindi ho agad-agad makuha ang swerte. Kung ano man yung ating mga goal or aim, yung ating mga pangarap sa buhay. So, kailangan ho nating magsipag at magtyaga, yun ho, para may nilaga, yun. Yan ha, para makuha natin yung swerte. And then yung aking tatlong words na yung last ko na video, yung paano magparami ng customers, yun siya, yung ilagay niyo doon ha, yung attitude ninyo towards customers ninyo, paano yung sinyo sila i-treat, yun siya number one. And then yung number two is yung mababang presyo or makamasang presyo na hindi kayo malugi ha. And then, yung number 3 is yung stocks. Kailangan madami ho tayong stocks. So, huwag niyong gastusin kahit saan-saan yung inyong kwan ha. Yung sales ninyo. Kung gusto niyong makamit yung swerte na gusto ninyo. Yung ating mga goal. Yan siya. And then, yung ating mga pamahiin. And then, kung andyan yan sila, kung ano mga pamahiin natin. And then, kung lahat yan sila andyan. So, asahan lang ho natin. Everyday ho, may swerte. Yan lang ho. Sa mga goal ko is nakamit ko na within 2 years, so last March 2020, kasi hindi ayaw ko ng mag-rent, so nag-rent lang ho kami ng partner ko, so nagpagawa kami ng bahay, maliit na bahay lang ho, yung kung alam nyo yung aking ipon challenge, ilagay ko lang dyan sa taas ipon challenge, so yun sabi ko na bilhi, magpagawa ako ng bahay na 4 meters by 5.5 meters. So, yun na pagawa namin. Ilagay ko lang ang picture ha. Pero yung ating video doon is next time na. Yun lang ho. Dito ko lang ilagay na area. Yan. And, yun lang ho. Yun lang po ang ma-share ko ngayon. And, thank you for watching. And, salamat ho. And, please subscribe to my channel. Yun lang ho. Sana is may nalaman naman kayo sa na-share ko. Thank you. And sa sunod naman. Yun na. Thank you.